Okay, muli ho mga kaibigan. Magandang araw po sa ating lahat. Meron po tayo ngayong estudyante, meron po tayong tuturuan ngayon. So tara, samahan niyo po ako. Okay, so ano nga na sir, pangalan mo sir? RJ po. RJ. Magpantay. Okay. Sige, close mo yung ano, pinto. So ang sabi mo, ngayon ka lang nakapag makapag-drive na. Hindi mo pa na-try kahit sa ang sasakyan, kahit atras abanti wala pa. So ibig sabihin beginner ka, no? Ngayon ka pa lang talaga mag-uumpisa mag-aral. Ayan. So yung pakiramdam mo pag umupo ka diyan, parang ang dami-daming gagawin, ano? Ayan. Pero actually kukunti lang naman ang ginagawa niyan pag nagda-drive na, no? Kasi first time mo lang, syempre maninibago ka. Kaya ang una kong ituturo sa iyo, magsisimula tayo sa basic. Ha? Kasi sa basic mag-uumpisa para hindi ka malito. Oo. Kaya hindi tayo magi-skip, ha. Okay. So sisimulan ko diyan sa upuan mo. 'Di ba pinapasok kita diyan, ano? Pinaupo kita diyan. Okay. Ganito ang gagawin natin, ha. Okay, so para maging maayos yung pagmamaneho mo at maging safety, no? Mayroon kang apat na gagawin. Apat, ha. Importante ito kasi lalong-lalo na pag nandun ka na sa LTO kasi iyan ay may evaluation 'yan, ano? Okay, ganito ang gagawin mo. una, pag upo mo diyan sa driver seat, i-adjust mo 'yung upuan mo, no? Kung saan ka komportable. Oo. Ang importante lang na manakita mo yung mga pedal na yan, yung tatlong pedal dyan. Dapat na abot mo ng paa mo yan. Yan. Okay. So, mayroong pedal doon sa pinakang kaliwa niya. Ngayon, itatry mong i-press siya na kailangan ay masasagad mo siya hanggang flooring. Tapos, pagka na-press mo siya, kailangan okay yung ano mo, yung pagkakaupo mo, yung hindi ka nahihirapan sa pagkakaupo habang pinipress yung clutch pedal. So, yun nga, try mga i-press hanggang flooring. Ano, kung malayo or malapit sa ano sa pagkakapres mo, pwede mong i-adjust yan. Basta depende sa kung saan ka komportable. Diba, adjust mo. Adjust mo ulit. Basta yung kung saan ako magiging komportable pag pinipress mo yan. Komportable ka sa ganyan pagpipress. Yan. Same time yung pagkakaupo mo, okay yan, ganyan. Yan. Okay, so yun yung komportable mo. Yun yung proper setup ng pagkakaupo mo dyan. Ano, kung saan ka komportable. Okay. So yun yung una, sir, ha. Pangalawa, na-set up mo yung mga side mirrors mo. Yan, check mo yung side mirrors mo dyan at saka dito sa kanan. Okay, so may proper setup yan para maging okay, no? Hindi ano, hindi porket nakita mo yung yung nasa likod mo okay na. So ganito yan, at least man lang 10% ng body, no? Yung parang 10% diyan pag tumingin ka sa salamin, nakita mo yung body. Opo. Oo, ng sasakyan natin. Okay. Opo. Kumbaga, ganito yung example niyan. Pakipindot nga yung ano. Opo. Hindi yan, yung isa. Yan. Okay. So, kung nakita mo itong ating side mirror, ano. So, ngayon, pag tinignan mo yung side mirror na yan, 100%. Opo. Buo. Ito. Opo. Yan. Dito sa portion na to, yan. Dapat yung gilid nung sasakyan nakita natin yung body, ha. Oo, dito na sa part ng salamin na 'yan. Labas na. Dapat ganun, ha. Okay. So tingnan mo nga sa ganung view mo diyan. Okay ba sa ano? Okay naman doon kaya sa kabila. Sa kabila. Malaki po yung ano, yung body kumpara sa body. So ngayon i-adjust mo 'yan, ano. May parang joystick diyan nakita mo. Yung nakatayo ng bilog. Oo. So, ikotin mo muna, i-rotate mo papunta sa left. Yan. Ibig sabihin yan, left yon, yung kaliwa. Yun ang i-adjust mo. So, parang joystick lang yan, gagalawin mo yung, ano, hindi mo i-rotate na, ha. Kumbaga, gaganto-ganto yun lang, gagalawin mo siya. Depende. Kung saan mo kasi ginalaw yung joystick na yan, dun pupunta yung salamin. Sige nga, try mo nga galawin yung joystick na yan. Depende kung saan mo i-adjust, kung saan nagkulang. Sige. Gagalawin mo siya. Diba, kunwari ito yung joystick na yan, ha. Ngayon, pinihit mo ng kaliwa. Pihitin mo pa kaliwa. Ayan, pinihit mo na siya pa kaliwa.
Ngayon, sir, para gumalaw yung salamin, yun yun, yung side mirror, tignan mo to. Gaganunin mo siya. Ayan. Okay, parang joystick lang yan. Tapos, tignan mo yung side mirror. Sige. Tignan mo yung side mirror mo. Sige. Sige, adjust mo kung wala sa 10% yung sinasabi ko. Dapat nakikita mo yung body. At least 10%. Pwede pong pagbabalik po. Hindi, okay, babalik mo lang ulit. Hindi. Sa kaliwa, yan. Ito ang gagalaw niyo, sir. Kasi dinala mo sa right. Ikutin mo ulit pa kaliwa. Ganito yan. Tingnan mo to. Tingnan mo to. Okay. Yan. Kunwari, itong joystick na yan, yan yun. Kunwari lang, ha. Ngayon, di ba pinihit mo tong dulo niya? Apa. Ngayon, ang ibig sabihin nun, ang i-a-adjust mo lang yung kaliwa. Kasi pinihit mo sa kaliwa. Pag pinihit mo to sa kanan, ang i-a-adjust mo, ito naman kanan. Papagayin po yung ano. Oo. Okay. Para gumalaw yung salamin, tignan mo. Para hindi ka malito. Kung gusto mong papasukin yung side mirror, ito, dadali mo ng paganto. Pag gusto mong dalhin sa kaliwa, ito, dadali mo ng kaliwa. Ayan. Okay. Sige. Basta magpapareho dito, ha, yung 10% din sa body. Okay na ba? Ayan. Pag okay na sa adjustment mo, igigit na mo yan ulit. Yan. Para hindi siya magalaw. Kung ito naman pagagalawin mo, dali mo sa R. Yan. O, tapos galawin mo ulit sa ano, magmumove yan. Ayan. Okay na. O, pag okay na yan, si ibalik mo. Okay, so ganun ang adjustment yan. Pati ito, yung rear view na yan, dapat nakikita mo yung likod. Kita mo naman pag tumingin ka. Yung likod, ha? Okay na. So yan yung pangalawa, ha? Una, yung i-adjust mo yung upuan mo kung saan ka magiging komportable. Pangalawa, side mirror, tsaka ito. Pangtatlo, seat belt. O, yun, dun. O, yan, insert mo lang dito. Yan. Okay, pang-apat, ilalak mo yung pintuan. Yung lock nito, ayun, no? Yan, sige. So, unlock yan. Tapos, pag tinulak mo, lock na yan. Okay. So, yan yung apat na yan, ha? Ano nga yung una? Adjust upuan. Adjust upuan pa. Kung saan ka magiging komportable, ano? Pangalawa? Yung side mirror. Yung side mirror. Pati ito. Pangatlo? Yung seatbelt. Yan. Pang-apat? Lock pintuan. Yun, ang tawag doon ay pre-start routine, ha? Yun ang magiging routine mo bago ka mag-drive. Bago mo paandarin yung sasakyan. Okay. So ngayon, dito muna tayo sa mga controls na yan dyan para alam mo kung paano gamitin. Yung pinindot mo kanina, yan sa side mirror yan, yung ginagalaw mo. Okay, para sa side mirror yan. Yung nakita mo yung apat na buto na yan, yung magkakapareho. Alam mo na kung para saan. Para sa bintana yan, okay. Yung iyan pinindot mo na yan, lock yan ng bintana. Oo, okay, lock ng bintana yan. Yung lock ng pintuan, nandoon, yan. O, ngayon, may lock din yung bintana. Yun yan. Oo. Okay. So, yan ang mga controls dyan. Huh? Okay. So, usually, lahat naman ng sasakyan ay halos ganyan. Oo. Okay ka? May question ka dyan? Wala naman na. Okay. So, dito tayo punta sa, ano. Yan, nakita mo yung lever na yan. Yan, oo. So, lahat ng ilaw natin sa harapan at likod, nandyan yung switch on at switch off. So, may nakita kang dash. Ito, na naka, yung isa dyan, yan. Nakatapat sa bilog, ano? So, naka-off yung mga ilaw natin. Pagka ganyan ang sitwasyon yan. Ngayon, naiikot yun ng sa taas. Ikotin mo ng isa. Oh, okay. So, tumapat yung dash saan? Yan. Okay, ang tawag sa ilaw na yan ay park light. Park light. Oh, okay, park light. Yan, maliit lang yan. Dalawa, nasa harapan mo. Sobrang liit lang. So, ikotin mo pa ng isa. Yan, ang tawag na dyan ay headlight. Headlight. Yung low beam. Ano, yung low beam, yung mababa. Yung malaking ilaw na dun sa harapan, ha. Yung normal na ginagamit na sa gabi talaga. Okay? So ngayon, hanggang dyan na lang yan. Hindi mo na maiikot pa yan. Okay? So, ang headlight natin, dalawang klase yan. Parang sa motor lang din. High beam tsaka low beam. Yan yung low beam, ha. Yan yung low beam. Yung pinihit mo ng ganun. Si high beam naman, itutulak mo lang siya ng pa-forward. Yan, tulak. Yan, tulak lang ng ganun. Okay na yan. Ibalik mo. Yan. Okay, ibalik mo ng ganun. Yan. Off yon, itulak mo ulit ng ganyan. Yan, yan yung high beam. Opo. Nakita mo may blue. Yan o, may warning lights indicator na blue.
So ang ibig sabihin niya nakahibim ka. Ay, ano po. Mm. So yan, hindi yan normal na ginagamit lagi. Ano po, lagi pong lakalulang kasi nakakasilaw yan. Yan, okay yan, yan off yan ha. Mm-hmm. Yung ngayon, i-try mong i-off lahat ng ilaw. Pababa. Hanggang sa bilog yan. Off na lahat ng ilaw mo yan. Okay. So itong nakita mo na ito. Oo. Naka-off yan. Ngayon, iikot din yan. Ikotin mo. Nang isa lang. Yan. Okay. Isa lang talaga ang ikot yan. Yan ang fog light. Mm-hmm. Fog light ang tawag dyan. Nandun sa pinakang ibaba. Opo. Dalawang ilaw lang. No? So fog light yan. Ang ibang sasakyan, walang fog light. Ha? Depende yung sasakyan. Ngayon, i-off mo na. Yan. Okay. So halos nandyan lahat ng ilaw natin ha. Nang switch on tsaka pag switch off ha. Okay. So, sige nga, mag-ano tayo, mag-quip, ano tayo, mag-review tayo. Asan yung park light? Okay, yung headlight na low beam, yung high beam. Ayan, off, off, off. Ayan, off na lahat. Ayan, okay. Then, nandyan yung signal din natin, ano, kung gusto mo lumako pa kaliwa, gusto mo lumako pa kanan. Okay, signal down mo siya. Down, 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 pababa. Hindi patulak, pababa. Ayan. Okay, yan ang signal mo pakaliwa. Pakaliwa po. Kung gusto mong lumuko pakaliwa, gusto mong lumipat ng linya pakaliwa, basta't ang direksyon mo laging pakaliwa. Pakaliwa po. Yan. Okay, kailangan magsisignal tayo. Advance ha, hindi pwedeng kung kailan nakapliko ka na, saka ka magsisignal. Okay, signal up. Pakanan. Kung lumiliko ka pakanan, lilipat ka ng linya pakanan. Yan, laging signal ha. Okay, off. Gitna lang yan pag i-off mo. Yan. Okay, so yan ang mga controls natin, mga ilaw ha. May tanong ka dyan? Wala naman. Okay, ganyan ang paggamit yan. Okay. So ito, para lang ito sa wiper dito. O yung nagalaw pag umuulan ha. Hindi yan ginagamit pag katulad nitong tuyo. Masisira yan, magbablard. Okay. Pag umulan, pwede mo siyang gamitin. Binababa lang naman niya pag umulan. Tapos pupunas na yan. Okay. Ngayon yung ating horn toggle, yung busina nandito sa gitna. Sige nga, try mo nga pindutin. Yan, okay. Ganun ang pag-apply ng busina ha. Hindi yung nakapress ng matagal. So yan ang mga control ko. Kunti lang naman ha. Kunti lang naman ha. Ngayon punta tayo dun sa ating instrumental panel board. Yan, or dashboard. Yan. May nakikita kang mga gauges. Yan. Diba sa motor may mga ganyan din? Yan. Oo, isa lang. Oo. So mayroon din 'yon, para pareho lang 'yan. Problema lang ay ang pinagkaiba lang maliit. Opo. Kasi motor 'yon. Opo. So ngayon, alam mo na kung anong tawag dito. Mayroon din ang motor niyan. Ito, ito, itong malaking bilog na 'yan, 20, 40, 60, 80, 100 din na mab. Alam mo na kung anong tawag diyan. Pareho lang 'yan sa motor ha. Okay, ang tawag diyan ay speedometer. Speedometer. Mm, 'yan ang tawag diyan. Ngayon, ang trabaho niyan, sukatin yung tulin at bagal ng minamaneho mong sasakyan o kahit sa motor man. Ha, yan ang trabaho niyan. O punta tayo doon sa kabila. Yan. O ano, alam mo na kung anong tawag dyan. Yung may numero na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yan. Okay, ang tawag naman dyan ay tachometer. Tachometer. O, tachometer ang tawag dyan ha. Or tinatawag ng ibang driver na RPM. O, gaano ka nang katagal nagmumotor? Matagal na? Matagal na. Matagal na talaga. Ah, okay, sige. So ang tawag diyan ay tachometer ha. Ngayon, pwede naman tawagin RPM 'yan. Kasi oo, kasi kung mapapansin mo naman diyan, may nakalagay diyan times 1000 RPM. Ayun oh. Nakita mo? Oh, 'yan. Ngayon, ang pagbasa ng mga numbers na 'yan, 1000 RPM, 2000 RPM, 3000 RPM, 'yan. Ganyan 'yan. Kasi may nakalagay na 1000 times 1000 RPM. Ganun din sa motor. Okay, 1000, 2000, ang 3000 ang pagbabasa niyan. Okay, so times 1000 kasi 'yan. Okay na, so yun ang mga gauges dyan. At yan, may, ano yan sa'yo, may tulong yan sa driver, yung mga gauges na yan dyan. Okay, mamaya ituturo ko sa'yo kung ano yung magiging tulong na yan dyan. Okay, so may question ka dito? Wala naman ah. Yan, anong ang tawag dito? Speedometer. Yung kabila? RPM or tachometer ha? Tachometer. Okay, good. Ngayon, meron tayong hazard, sir. Ito oh. Hazard, pindutin mo nga. Yan. So may makikita kang warning lights indicator oh. Nagpa-flash ano. So mayroon tayo sa harapan at likod. Bali apat, no? Nagfa-flash ganun, nagbi-blink. Yan. Okay. So si hazard usually talaga for emergency lang 'yan. Kung hindi emergency, huwag na huwag mong gagamitin 'yan para hindi tayo hindi kayo magkalituhan ng mga ibang driver, ha.
Sige, pindutin mo ulit, mag-off yan. Yan, okay. So yan ang mga controls, no? Mga switches dito sa ating sasakyan, ha. Din ito, aircon yan. Usually, lahat naman ng sasakyan ay may aircon, depende na lang yan sa sasakyan, ano. Minsan, wala yung iba. Pero usually, yung mga sasakyan ngayon, yung mga bagong labas, may mga aircon na, di aircon na. At yan, madali lang naman yan. Iba-iba, mayroon kasi mga sasakyan na rotary type, yung iniikot-ikot lang yung mga switch, ano. Ito kasi mga buttons lang yan. Pero same lang naman ang function yan, ha. Okay. So ngayon, punta tayo sa mga pedals. Ayan. So, ilang pedal meron tayo dyan? Nakikita mo. Tatlo, no? Alam mo na kung nasaan yung clutch pedal dyan? Itong kanina. Oh, yung pirones mo, no? Yung brake, alam mo na kung saan nakalagay? Nasa gitna. Gitna. Yung gas or accelerator? Nasa kanan. Ayan. Okay, ganito lang yan, ha. Yung clutch pedal, ang gagamitin mong paa dyan, yung kaliwang paa lang. Kaliwa lang, ha. Pagpe-press mo. Yung brake at gas, yung kanang paa na. Kanan lang. Oo. Hindi pwedeng magpalipat-lipat kung saan-saan yung mga paa. Okay. Basta si clutch, yung kalimang paa. Si brake at gas, yung kanang paa. Okay. Yan ang ginagamit yan. Okay. So ngayon, para mas maintindihan mo, kasi baka malito ka, yung mga pedal na yan, hindi yan basta-basta pinepress kung hindi naman kailangan. Opo. Mm-hmm. So, uunahin ko yung clutch, ha, kung bakit pinepress yung clutch pedal. Ano bang dinadrive mong motor? Manual or automatic? Automatic. Ah, automatic. Hindi ka marunong sa manual na motor. Manual na po. Nag-try ka na rin. Kanina po. Okay, sige. So, ganito lang yan. Si clutch pedal or clutch, ang gamit yan kung bakit pinepress natin every time na pag magdadagdag po. Okay. Maglilipat ka ng gear. Oh, kahit anong gear, kahit anong cambio, kahit anong gear, basta mag-i-insert ka or maglilipat ka, mag-change gear ka, mag-shifting ka ng gear, kailangan na pepress mo yung clutch sagad. Oo. Kaya kung napansin mo kanina, nung inaayos mo yung pagkaupo mo, tinaray mo siyang i-press. Kasi kailangan, pag every time na i-press mo yan, kailangan eh, komportable ka sa pagkaupo. Oh, hindi kasi pwede na tumatakbo ka, nasaka ka, mag-a-adjust ng upuan. Kahit anong gear, kahit 1, 2, 3, 4, 5, or reverse man yan, kung anong, basta't kung anong intention mong i-insert, kailangan ipepress mo yung clutch para pumasok. Hindi kasi papasok yung gear kapag hindi mo pinepress yung clutch. Tsaka masisira yung transmission mo kapag ka ipinilit mo. No? Kasi matigas yan kapag ka hindi mo pinepress yung clutch pedal. Matigas ipasok yan. Ngayon, pagka pinepress mo yung clutch pedal, malambot ipasok yan. Kaya ang gamit ng clutch, kapag ikaw ay maglilipat or mag-change ka ng gear, mag-shifting kahit aling gear, kailangan pinepress yung clutch pedal, ha? Okay. O, yan ang gamit ng clutch pedal. Okay? So, sunod na gamit ng clutch pedal ay pagpapahintuin mo ang sasakyan. Halimbawa, tumatakbo yung sasakyan mo, dinadrive mo. No? Ngayon, gusto mong huminto. No? Ang pinag-uusapan natin yung hinto, paghinto. So, kailangan ipipress mo yung clutch pedal. Ipipress mo yung clutch pedal. O kung gusto mong pahintuin yung sasakyan, kung yung intention mo ay huminto. Pahinto na po yun. Hindi pang pahinto ang clutch pedal, ha. Hindi pang pahinto yan. Ang kailangan lang kasing gawin dyan, kailangan, kung gusto mong pahintuin yung sasakyan, kailangan ipipress mo yung clutch pedal. Ang dahilan dyan, para hindi mamatay yung makina. Ihinto ka kung ihinto, kasi may brake tayo, eh. Di ba? Kung brake lang ang ipipress mo, hihinto ka kasi pinipress mo yung brake. Eh. Ang problema, mamamatay yung makina. Oo. Ngayon, para hindi mamatay yung makina, ipipress mo yung clutch pedal. Basta't bago ka huminto, kung intention mong pahintuin, dapat nakapress na yung clutch pedal mo. Then, saka ka mag-brake. Okay, so yun ang ano dyan, ha. Actually, tatlo, eh. Tatlo ang gamit ng clutch, eh. Una, di ba, yung shifting natin. Pinipress natin yung clutch niyan. Sa pag-stop. Sunod, pag magpapa-start ka ng makina. Pag hindi mo dapat pipress mo yung clutch pedal. Okay. So ipapakita ko sa iyo. Okay. So itong sasakyan pala na to, wala siyang susi. Okay. Yan push button siya, ayan oh, makikita mo. Ngayon pag i-off mo lang siya, pipindutin mo lang ng isa. Sige nga, pindutin mo lang. Yan, off na yan. No, totally off na yung ating engine. Ngayon kung papaandarin mo yung sasakyan na hindi mo pinipress yung clutch pedal, hindi siya under yung makina.
Sige, wag mong press ha. Ipindutin mo lang. Oh, di ba? Hindi siya umandar. Ngayon, itry mo ngayon i-press. Sagad po. Oh, sagad. Laging sagad pag nagpe-press ng clutch. Yan. Okay, sasabitaw mo na. So, saka siya andar. Okay, saka for safety yan eh. For safety yan. Nung araw kasi, yung mga sasakyan, ganito yan. Kahit hindi mo i-press yung clutch pedal, pag sinusian mo, pag i-start mo na andar. Nung araw yon. Eh, papaano kasi nung araw, papaano kung nakakambyo yan? Hindi mo napansin. Tapos in-start mo. So, abante ka niyan. For safety yan, no? Ayan. Kaya ngayon, ang nangyari ngayon, napakaganda na, no? Yung mga bagong labas na sasakyan. O, tatlo ang gamit ng clutch, ha? Kung bakit, pinipress. Una, para sa pagkambyo. Pagkambyo. Mm-hmm. Pangalawa, paginto. Pangatlo, pag-start. Ayan, pag-start ng makina. Halimbawa, gusto mong pa-underin yung makina, hindi, press mo yung clutch, saka mo susian. Kung gusto mong kumambyo, ay di, tapakan mo yung clutch agad. Makakapagkambyo ka. Kung gusto mong kuminto, ay di, tapakan mo yung clutch. Hindi, tsaka ka mag-pry, no? O, yun ang gamit ng clutch, ha? Tatlo lang yan. May question ka doon sa gamit ng clutch? Wala naman, na. Punta tayo sa brake pedal. So, yung gitna. Asa ba yung brake niyan? Ang brake pedal, kung si clutch, tatlo ang gamit kung bakit pinipress, ha? Ang pinag-uusapan natin dito sa clutch, yung pag-press. Iba kasi yung pagbitaw, eh. No, iba pa yung pagbitaw. Mamaya, pag-uusapan natin yung pagbitaw. Ngayon, dyan sa brake pedal naman, yung pag-press pa rin ang pag-uusapan natin. Dalawa ang gamit ng brake pedal. Since marunong ka mag-motor, saan mo ginagamit yung brake ng motor? Ano po ilaging sa uli? Oo nga. Saan mo siya ginagamit? Bakit ka nagbe-brake sa motor? Pag ano pa, may mga liliban. Anong tawag doon sa ginagawa mo? Nagbe-brake po. Oo nga. Tapos, ano nangyayari? Kumento po. Kumento. Yan. So, ibig sabihin, pampahinto yung preno. Opo. Yan. Okay. So, yan ang gamit ng brake. Opo. Pampahinto, ano? Okay. Isa po yun. Isa yon. So, dalawa kasi ang gamit ng brake, eh. Opo. Ano pa? Tingin mo. Parang i-apply mo lang sa motor yan. Saan mo pa ginagamit yung brake? Bakit mo pinipress yung brake ng motor? Diba, sabi mo kanina, para puminto, ano? Kasi may liliban, eh. Ano pa, bukod doon sa paghinto? Wala na, wala, hindi mo na malala. Okay, ganito yan. Di ba sabi ko, dalawa ang gamit ng brake, ano? Lagi mong tatandaan, ang unang-unang gamit ng brake, hindi hinto. Bagal. No? Pampabagal. Ayan. Okay, pampabagal, ha? Sunod, pampahinto na. Hindi kasi pwedeng hinto agad. O, sabihin natin, yung motor mo, tumatakbo ka ng 80. Sige nga, pahintuin mo agad. Diba, ano mangyayari pag pinahinto mo agad yung motor, 80 takbo mo? Ano po? Aksidente ka niyan. No, aksidente ka. Kaya ang gamit ng brake pedal natin, yung brake natin is dalawa. Pampabagal at pampahinto. Yan. O, ganun, ha? Okay, so laging uunahin yung pagbabagal bago mag-decide na huminto. Okay. So, punta tayo sa gas. Si gas pedal, ganito lang yan. May dalawang gamit lang din yan. Okay, kaya lang, pag-uusapan natin sa gas pedal, yung pag-press at pagbitaw. Okay? So, ganito lang yan. Ang gamit ng gas pedal natin or accelerator, ang gas pedal ay pampabilis yan. No? Pag nakapress ka sa gas pedal, ang gusto ng sasakyan, bibilis at bibilis lang yan. Para sa motor, di ba? Pag naka-accelerator ka, tatakbo lang yan. Okay? Then, pampabagal din yan. Pag binitaw mo yung gas pedal, ano nangyayari sa motor mo pag binitawan mo yung accelerator ng motor? Parang nagmi-minor. Nagmi-minor, yan. So, nagbababas yung speed. Yan. So, yan ang gamit lang din naman ng gas pedal natin. Okay? Kung gusto mong mag-minor, bitawan mo lang yung gas. Mamaya-maya niya, yung nagbababas siya ng speed niya, no? Ngayon, kung gusto mong mas mabagal pa, di, lagay mo ng konting preno para bumagal pa. Okay? So, yan ang gamit ng ano natin, ha? Ng mga pedal, ha? Para hindi ka nalilito. Ngayon, ang tanong dito, halimbawa, gusto mong pahintuin yung sasakyan mo. No, halimbawa, gusto mong pahintuin. Ngayon, anong ipipress mong pedal? Pahintuin po? Oo. Ano po, yung sa gas. Ipitahan po yung gas, tapos. Tapos. Kung gusto mong pahintuin, anong tatapakan na pedal pag gusto mong pahintuin? Anong pedal?
I-base mo lang dun kung sa gamit ng ano, mga pedal na sinabi ko sa iyo kanina. I-base mo lang doon. Gusto mo, gusto mong pahintuin yung sasakyan mo, ano tatapakan mong pedal? Pahintuin. Ano tatapakan mo? Pagpabagal po ng konti. Ano nga yun? Anong pedal ngayon? Preno po. Preno. Ayan. Tapos, ano pa? Preno po. Preno lang, hihinto na. Ayan. So, si clutch hindi na. Okay. Ano nga yung gamit ng clutch? Pagkambyo? Pagkakambyo. Paghinto? Paghinto, yun pala. Okay. At pagpa-start ng makina. Start. Ayan. Pala. So, ibig sabihin, paghihinto ka, tatapakan ng brake at brake clutch. At clutch po. Okay, so yun ang gagawin natin, ha. Hindi pwedeng okay. Preno lang kasi mamamatay yung makina. Hihinto ka kasi okay. Nagpreno kaya ang problema, mamamatay yung makina. Okay, so yun ang pinagkaiba ni dyan, ha. Okay, pagpapahintuin yun. Pero kung pababagalin mo lang yung sasakyan mo, hindi kaya hinto, huwag na mong tatapakan si clutch. Sa brake lang, na konting preno lang kasi hindi naman tayo hihinto. Kung babagal lang naman, ha. Okay. So, punta tayo dito sa gear natin. Ito. Para hindi ka malito dito. Ayan. Actually, mayroon niyang guide. Ayan. Ito. No. May mga guhit yan. Ayan. Ngayon, ito guide na to para hindi magkamali yung driver sa paglipat ng gear. No? Ayan. Kung nakita mo itong gitna na yan, ang gitna niyan ito. Ayan. Ang gitna niyan, ito. Yan, yung guide. Di ba nakita mo nakatayo yan? Ito mismo nakatayo yung gear stick natin. Nakagitna yan, nandito siya ngayon. Okay? Nasa napapagitnaan ng 3 at 4. Ito. Ngayon, itong way na to, itong way na yan. Yan, nakita mo yung guhit na yan. Ano? From gitna, may way siya papunta dito. Tapos papunta dyan. Yan ang neutral position. Naka-neutral lang. Ibig sabihin yan, wala pang naka-insert na gear. Wala, hindi pa nakakambyo. Ngayon, di ba nakatayo yan, ano? Tapos nandito siya ngayon. Ngayon, dadaling ko dito yan. Itong gear stick na to, dadaling ko sa way na to hanggang dito. Tinan mo. Yan. So, kaya gumagalaw siya papunta dyan. Dahil ito yung daanan niya. O, yan, o. Yan, okay? Ngayon, pag binitawan ko yan, sir, tinan mo anong mayayari. Yan, nabalik dito sa gitna. Okay? Ganon din, dadaling ko lang din yan dito sa kaliwa. Yan. Pag binitawan ko yan, babalik yan sa gitna. So, laging gitna ang balik. Hindi pwedeng bumalik dito sa gilid o kaya dito. So, laging dito yan, ha? Nakagitna yan. Ayan, o. Okay. So, neutral position yan. Okay? O. Nabalik sa gitna, ha? Ngayon, ang gear 1 yan, since nandito nakatayo siya, nandito sa gitna, kung susundan mo yung guide, ito yung way niya. Pakaliwa, tapos taas. No. Kasi ito yung guide. Kung titinan mo yung guide, ha? Ngayon, i-press mo yung ano clutch pedal mo. I-press mo lang yung clutch pedal. Press mo lang, yan. So, sa kasakit, ha? Huwag mo munang bibitawan. Basta't huwag mo munang bibitawan yung clutch hanggat hindi ko sinasabi. Kasi ipapakita ko sa iyo kung paano yung shifting ng gear. Ha? Para mamaya, ikaw naman mag-try. Ha? Okay. So, yan. Ang gear 1 yan, from dito sa gitna, dadali niya ng kaliwa. Yan. Huwag mo bitawan yung clutch, ha? Basta't i-press mo lang yan. Tapos, itataas ko yan. O, gear 1 yun. Kumbaga, sinundan ko yung guide. Okay, huwag mong tanggalin yung clutch, ha. Ngayon, papaano yung gear 2? Okay, ganito 'yan. Yung gear 2 niyan, ganito lang 'yan. Kung titignan mo ulit dito sa guide dito, nandoon po sa 1. Oo. Nandito tayo sa 1. Okay. Ang gear 2 niyan, kung titignan mo yung guhit niya, ipababa mo. Nababa lang. Oo. Okay. Oo, para pumasok sa 2. Huwag mong tanggalin yung clutch, ha. Ganito lang 'yan. So ibababa mo nang ganon. 'Yan. Okay? O nakadiretso na 'yan dito sa gear 2. Okay. So, ang tanong dito, huwag mo tanggalin yung clutch. Minsan kasi, nagkakamali, pumapasok ng 4. Oo, from gear 1, ulitin ko yung 1, ha. Ayan, nagawan yan. From gear 1, pagka inilipat mo ng gear 2, minsan pumapasok ng 4. Ayan, ito yung pagkakamali ng iba. Ganito lang kasi yan. Kaya yung pumapasok ng 4, ganito lang yan. Once ibinaba niya ng konti, pak, nabalik ng gitna. So, pag ibinaba niya, akala niya gear 2 na, 4 pala. So, mali. Ang mangyayari doon, mamamatay yung makina noon. Kasi maling gear ang pinasukan niya. Okay, ganito yan. Para hindi pumasok ng gear 4, di ba galing ka ng 1? Balik ko ng 1, ha? Kaliwa, taas. Para hindi bumalik ng 1,
ang gagawin mo dyan, medyo lalagay mo ng kaunting diin pa kaliwa. Kasi kung mapapansin mo, once na ibinaba mo siya, tumatayo agad. Diba? Tumatayo agad eh. Mm-hmm. Para hindi bumalik ng gitna, ang gagawin mo dyan, medyo dadag kaunting diin lang doon, tapos hatakay mo ng pababa. Yan. May diin sa kaliwa na may hatak ng pababa. So, girth 2 na yun. Okay? So, tuturuan kita hanggang girth 3. Ganito lang yan. Pag magi-girth 3 ka, ganito yan. Huwag mo na siyang hahawakan. Kasi kusa siyang tumatayo eh. Diba? Sa gitna. So, itulak mo lang ng kaunti. Hayaan mo siyang tumayo. Ayan, nakatayo na agad. Oo. So, itutulak mo pa ng isa yan. Kasi ito yung guide daw. May isa pang mapapunta ron eh. Yan, girth 3 na yun. Okay? So, ganun ang move ng kamay mo dyan para hindi ka mamali sa pagpasok ng cambio, ha? Sige, pwede mo nang bitawan mo na yung clutch. Yan, okay. So, kung napansin mo, di ba, kaya ako pinapil sa'yo yung clutch para maipakita ko sa'yo na pumapasok yung gear, ha? Kasi hindi papasok yan. Pag pinilit mo yan, masisira yan. Okay? So, ipapakita ko ulit sa'yo na mabilisan, ha? Sige, press mo yung clutch. Yan, huwag mong bitawan, ha? So, ang gear 1 yan, or primera, kaliwa, tas taas. Okay. So, ang gear 2, para hindi mamali, so, konting diin dyan, tapos hatak ng baba. Yan. Okay, ang gear 3, wala nang hawak, itulak mo lang ng ganito. O, tayo na yan, ito pang tulak. Ngayon, ang neutral yan, di, ibalik mo lang ng tayo. Yan. So, kung hindi ka sigurado, pwede mong dalhin dito, tapos bitawan mo. Pag bumalik ng gitna, neutral yun. Okay. So, ikaw naman mag-try, ha, hanggang gear 3, ha. So, insert mo yung 1, 2, tapos 3. Okay, base dun sa ipinakita ko sa yung move nung kamay ko, ha. Nakapress ba yung clutch mo? Sagad dyan, ha. Okay, sige nga. Insert mga 1, 2, 3. Yan, neutral. O, yan. Okay na. Okay nga pa mo. Bitawan mo na. Yan. Okay, ganun ang gagawin mo. Okay. So, minsan, galing ng gear 2, ipapakita ko sa iyo. Minsan, from galing ka ng gear 2, bumabalik ng 1. Oh, yun yung pagkakamali. Minsan naman napasok ng 5. Oh, ipapakita ko sa yung pagkakamali para hindi mo magawa. Now, sige, press mo yung clutch. Okay, ngayon ipapasok ko ng 2, ha. Oh. Yan, naka-gear 2 na tayo. Ngayon gusto mo mag-gear 3. Ito yung pagkakamali. Magkakamali lamang sa pag-shift ng gear kapag nakahawak ka ng ganito. Lalo't nag-uumpisa ka pa lang. Buti sana kung talagang matagal ka nang nagda-drive. Ngayon, gagawin mo diyan, ito, ah, nakahawak ng cambio ng ganito. Ngayon, siyempre, itutulak niya yan. Pag tinulak niya yan, so walang control. Unang-una, nag-aaral pa lang kasi, di ba? So, possible na bumalik ng 1. Pag naka-grip ka ng ganon, di ba, nakahawa ka. So, mali na yan. Okay, balik ulit ng 2. Ganto pa yan. Paano pumapasok ng 5? Ganto, nakahawak ulit. Tapos, yung kamay, isinasabay sa paggalaw. Pak, lumagpas sa gitna. Pag itinaas, 5. O, mali ulit. So, para hindi magkamali, galing ng gear 2 or segunda, walang hawak. Kasi kusa naman siyang tumatayo. Tinan mo, ah. Ayan. Hindi ko siya hawakan. Pupus ko lang siya ng konti. O, nakatayo na. Tapos siya pantulang. Ayan. Okay? O, pag hinawakan mo kasi yan, yun yung posibilidad na mamali talaga ng pasok. Ayan po, pwede pong gear 2 agad. Ang alin? Kailangan po nung dumaan sa gear 1 bago mag-gear 2. Yes. O, magandang tanong yan. Ganto yan. Tapakan mo muna yung clutch, ha? Ang starting gear talaga natin, yung starting lagi sa pag-umpisa, ha, is laging 1. Parang sa motor lang din yan, di ba? 1, hindi pwedeng 2, mamamatay yung makina, hindi kakayanin. Okay? So, halimbawa ito ngayong sitwasyon natin ngayon, di ba, papaandarin mo ngayon. So, 1 ang insert mo. Ngayon, di ba, napaandar mo na, tapos sabihin natin, huminto ka ron sa may truck ngayon. So, since huminto ka, so 1 pa rin dapat tayo ang gear natin. Laging 1 ang balik natin. Okay. Kasi huminto tayo. Papa-underim ulit eh. Okay. So ngayon, ang tanong dito, sige, bitawan mo na yung clutch pedal mo. Ang tanong dito, galing ka ng 1, no? Kailan mo ililipat ng 2? Oo. Kailan mo ililipat ng 3? Hindi kasi pwede na, di ba, hindi pwede na ano eh, sige, tapakan mo yung clutch muna. O di ba, nag-insert ka ng 1. Pak! Tapos lipat mo agad ng 2, tapos lipat mo agad ng 3. Yeah. Hindi pwede yun. So, may timing yun, ha? Sige, bitawan mo na yung clutch. Okay, ganito lang yan. So, may timing yan. Di ba sabi ko sa'yo kanina, may tulong sa'yo yung mga gauges na yan. So, ganito lang yan. Galing ka ng 1 or primera, ang timing dyan para malaman mo kung kailan ka na maglilipat ng gear 2,
dito. Pwede kang magbase dito sa dalawa. O dito muna tayo. Yan. Galing ng gear 1. Halimbawa, naka-premera ka na. Pag itong speed na to, pumalo ng 20, yan na yung timing mo. Timing para magdagdag po. Oo, para magdagdag ka ng gear 2. Oo, gear 2, ha? Hindi tayo mag-i-skip, ha? Hindi, mamakotay yung makina mo. Oo. Ngayon, galing naman ng gear 2, kailan ka mag-gear 3? Pag umabot ng 40. Yan. Oo. Okay. So, yan ang timing natin. Kailan ang gear 4? Pag nag-60. Oh, siyempre, mabilis na yan siguro. Yan. Depende pa rin yan sa sitwasyon. Hindi naman sinabi na porkit nakita mong nag-speed ka na ng 60, ay lilipat mo na. Ipapaano kung maraming tao. Diba? Nakadepende pa rin yan sa sitwasyon. Basta't yung timing nandiyan. Okay? So ngayon, pwede ka mag-base dito sa speed. Pwede naman dito. Yan. So dito naman sa kabila, sa ating tachometer RPM, kung nakikita mo, galing ka ng 1, kung dito ka mag-base, 2,000 RPM. Mm-hmm. Pag nakita mong pumalo ng 2,000 RPM, ilipat mo na ng 2. Ito po? O, gear 2. Uh-huh. Okay. Dito po ay pag ng 40 na. Oo. So, dyan ka titingin. Dito, depende dyan. Na, isa lang titignan mo, depende sa'yo. Ngayon, di ba, galing ka ng gear 2. Kung dyan ka mag-base sa ating tachometer RPM. So, kailan mo ililipat ng 3? Pag dyan... Sa 3 na po. So, mali. Pag nag 2. Yan. So, laging 2. Isa lang po. Oo, isa lang ang tatanda. Isa lang ang titignan. No. Pag nag 2,000 RPM, yun na yung timing mo para ilipat ng gear. 2 or 3 or 4 man yan or 5 man yan. Laging 2,000 RPM. Ngayon, tatanong kita, alin ang mas madali para sa'yo? Nabasehan ito or doon? Bakit? Kasi po, pag natakbo mo yan, no? Kita mo agad yung takbo mo. Doon. Okay, parang nalilito pa ako. Okay. So, dito, kung dito ka titingin, marami ka bang titignan na number? Wala po. Yun lang. Dito po, madami. Kasi din eh. Ano? Kakunti, pero parang nakakulito. Okay. So, dito, isa lang titignan mo. Pag, pag na-reach mo yung 2,000 RPM, yun na yung timing mo para ilipat ng 2. Pag nakita mo ulit na nag 2,000 RPM, yun na yung timing mo para ilipat ng 3. Opo. Okay. Laging 2,000 RPM lang. Pag 1, sa 1 lang po. 2. 2 pa rin. 2 pa rin. Halimbawa, naka-premier. Sige, i-purse mo yung clutch mo. O, di ba, nag-insert ka ng 1. O, kung bitawan yung clutch, ha? Ngayon, pag pinaandar mo yan, pag pinatakbo mo yung sasakyan natin, aangat yan. Pag nakita mo nag 2,000 RPM, ililipat mo ng segunda. Pag nakita mo ulit nag, pag nakasegunda ka na, pag nakita mo ulit na tumapat na 2,000 RPM, ilipat mo na ng 3. Ako. And, pag nakita mo ulit na nag 2,000 RPM, ilipat mo na ng 4. And, okay? So yan, laging 2,000 RPM yung timing sa pag-change ng gear. Okay? Dito kasi, marami ka talagang titingnan dyan. Pag nag 20, gear 2. Pag nag 40, gear 3. Para nag 60, gear 4. Para nag 80, 5. Marami, patataas ang pataas. Dito, isa lang. Depende sa'yo kung saan ka mag-base dyan. Ngayon, mag-mimili ka lang saan mo gustong mag, ano, mag-base ng timing. Sa speed. Yan, pwede yan. Walang problema yan. Basta't nasa timing lagi. Ha? Kasi pag wala sa timing, pwedeng mamatay yung makina. Yan ang mangyayari dyan, ha? Okay. So, ngayon, ang gagawin natin ngayon, ituturo ko sa'yo yung biting point. Narinig mo na yung biting point? Hindi pa. Okay. So, si biting point, yun ang makakatulong sa'yo. Ha? Yun ang makakatulong sa'yo. Pag traffic, pagliliko sa masikip na lugar, pag aatras, pag magpapark, yan. Sa palagay mo, yun sa mga nabanggit ko na yun, anong kailangan na under doon? Sa mga nabanggit ko na yun, anong kailangan na under doon? Mabilis o mabagal? Mabagal. Mabagal. Yan. Okay. So, si biting point ang makakatulong sa'yo. Para makontrol mo at mabagal mo siyang mapapatakbo. At si biting point, nangyayari yan doon sa clutch pedal. No? Doon sa clutch pedal, sa pagbitaw na, hindi na sa pagtapak, ha? Okay, di ba? Tinapakan mo yung clutch pedal. Ngayon, para mahanap mo yung biting point, dahan-dahan mo siyang itataas.
Dahan-dahan na. Oo. Hindi po biglang... Hindi bigla. Pag hindi bigla. Pag binigla mo siya, patay yung makina. Mamamatay yung makina. Para hindi mamatay, dahan-dahan ang pagbitaw. Kasi, para maramdaman mo yung biting point. Ang biting point kasi, di ba nakahinto tayo ngayon? Ayan, nakahinto tayo. Pag naramdaman mo yung biting point, ang mararamdaman mo sa sasakyan mo, di ba nakahinto tayo ngayon? Gagalaw yan. Aandarin yung sasakyan mo. Pero hindi mabilis. Unang andar, unang ibo, kumbaga, no? Unang galaw, ibig sabihin, nag-bite na yung clutch. O yun ang gagawin natin, yun ang ahanoy natin, ha? Ngayon, ang tanong dito, para hindi mamatay yung makina, di ba, ito yung paa mo, tinapakan mo yung clutch. Tinaas mo ng dahan-dahan. Pag dito sa part na yan, gumalaw, ibig sabihin, nag-bite na, no? So, steady mo na yung paa mo sa clutch. Naka-steady. Walang tapak ng gas yan, ha? Clutch lang tayo muna. Opo. Oo. I-steady mo, huwag mong ibabalik pa baba. Huwag mo rin itataas. Okay? Pag ibinalik mo siya pababa, mawawala yung biting point. Pag itinaas mo naman siya ng sobra, patay yung makina. Opo. Kailangan po yung naka-steady. Nasa gitna lang. Kung saan mo siya maramdaman na gumalaw. Gumalaw po. Oo, hindi kasi natin alam kung nasa gitna o naandun sa baba ng gitna, eh. Pag gumalaw po yan sa kanya. Nag-bite na yan. Oo, yun ang aantayin mo. Okay? At si biting point, dito yung nangyayari. Sa one. At reverse. Okay, walang biting point to. Mamamatay yung makina pag dito ka naghanap ng biting point na dahan-dahan. Okay, wala yan sa 2, 3, 4, 5. Sa 1 meron at reverse. Okay, so ibig sabihin, sa umpisa, di ba nag-insert ka ng 1, magbabiting point ka ngayon. Pag naramdaman mong gumalaw, steady mo na. Okay, yun. Ang ituturo ko sa iyo para hindi ka mahirapan, lalong-lalo na sa traffic, pag magpapark, pag liliko, sa may mga humps, pag may mga lubak. Yan lagi ang ginagamit, biting point, eh. Ha? Okay, ang gagawin natin ngayon, tuturuan kita, mag-i-stop and go tayo. Yung stop and go na kasi na yun, yun yung magiging ano mo, eh. Doon mo masasanay yung tinatawag na clutch biting point. Ngayon, alam mo na kung paano gamitin to. Hindi po. Ito, handbrake to, ha? Handbrake. Mm-hmm. May idea ka na kung para saan tong handbrake? Wala pa. Okay, ganito lang yan. Si handbrake, ano nga mapapansin mo, nakaangat or hindi? Nakaangat. Okay. Ang ibig sabihin niyan, sir, pag nakaangat siya or naka-engage siya. No, nakakapit yung preno. Ayun. At kung mapapansin mo ito, meron siyang warning lights indicator diyan. Ayun, yung P. Ayun, park. Oo. Yan ang ibig sabihin nito. So ngayon, ito para maibaba natin 'yan, matigas kasi 'yan, no? May button siya ito, may pindutan siya. So ang gagawin mo diyan, angat ng konti, tapos pindot. Yan, malambot na siya. Para lumambot. Pag hindi mo siya inangat, matigas siya. Nakalock. So, angat, pindot. Tapos, baba na. Tapos, check mo yun. Wala na yung pula, no? Yan. So, naka-disengage na siya. Ngayon, pag i-engage mo siya, wala nang pindot. Kailangan maririnig mo yung lock niya. Parang ganito, oh. Yan. Okay? Pag ginagamit ito, kapag ikaw ay magpaparada na, yung iiwanan mo yung sasakyan mo sa paradahan talaga. Kasi ito, ang purpose nito, alam mo yung jeep. Di ba yung jeep nilalagay ng bato sa gulong? Opo. Bakit kaya nilalagay ng bato? Parang dito okay, kung lalong-lalo pag hindi patag yung daan, ano? Ganto rin ang purpose nito. Okay. O, para hindi siya umibo or gumalaw. Okay? Sige nga, i-disengage mo nga. Angat pindot. Baba. Yan. Okay? Pag i-engage mo siya, wala nang pindot. Sige nga, angat mo lang. Yan, okay na, huwag mo isasagad. Yan, nahihirapan kang ibaba yan pag sinagad mo siya. Okay, basta pag may narinig kang 3 to 5 yung click niya, okay na yun. Sige nga, disengage mga alit. Tapos engage. Yan, okay na. Ganun lang yan, ha. Okay, so balik tayo dito. Okay, sige nga, tapakan mo yung clutch. Practice ulit tayo, ha. Sige, 1, 2, 'di ba? Ito, yung clutch mo, i-diin mo, baka hindi yan. Kailangan nakadiin yung clutch pedal. Pag hindi nakadiin, maganit 'yan. O, gear 3. Yan, neutral. Hatak lang 'yan. Okay. So ngayon ang gagawin natin, kasi hindi pwede na kapag lilipat ng gear ay nakatingin dito, dapat doon nakatingin sa harapan. Ngayon ang gawin mo,
Hawak ka sa manibela doon yan. Yan. Tapos ito hawak mo dito. Tapos tingin ka ron, ha. Sige nga, press mo yung clutch pedal. Sige, huwag kang tumingin sa cambio, ha. 1, 2, 3. Relax lang kamay, ha. Yan. Neutral. O, diba na nabalik ng 1 kapag kasama yung kamay. Napasin mo kanina, bumalik ng 1. Ibinababa lang ng konti. Kaya huwag mo isasama yung kamay. Ulitin natin, ha, doon ka titingin. Tell, mamaya, pinagalaw na natin yung sasakyan, dapat mo nakatingin sa harap. Okay, hmm. Clutch down ulit. 1, 2, press mo yung clutch. Idiin mo pa yung clutch. Hindi nakadiin yung clutch. Yan. Tapos tulak mo lang ng konti, huwag mong hawakan. Okay, yan. Tulak pa isa. Yan. Okay, neutral. Neutral. Yan. Okay. Basta maganit na maganit ilipat, huwag mong pipilitin. Oo, dahil maano siya, masisira yan. Ang gagawin mo lang, kaya yan maganit, yung clutch hindi nakasagad talaga. Dapat nakasagad siya hanggang flooring, ha. Sige nga, practice nga ulit. 1, 2, 3, neutral. Yan. Oo, ganun lang yan. Ganun lang naman kang ano yan, ha. Okay. Yung reverse niyang ganito, kung papasin mo dito sa guide, galing ng gitna, dadali mo ng kanan, tapos baba. Ha? Sige, press mo yung clutch. Sagad. Okay, kanan, baba. Yan, o yun ang reverse. Okay, tapos neutral, balik mo lang ng gitna. Tulak, konti, konti lang. Yan, okay na. Pahinga pa. Galing mo muna. Yan, okay. So, kung ito ang gagawin natin, mag-stop and go tayo dahil para sa biting point, para makuha mo siya, para hindi ka mahirapan, ha. Yung upo mo okay na yan, ha. Kaya dapat komportable ka diyan. Okay, ang gagawin natin, wala mo nang tapak ng gas. Wala mo nang tapak ng gas. At pag ipepress mo yung brake natin kung tayo ay hinto, kailangan konting-konti lang. Sige nga, try mong ipress yung brake. Mabilis yan, mabigat yan. Sub-sub ka na yan. Angat mo nga ulit. Huwag mo tatanggalin. Okay, halimbawa, ito yung brake mo, ha. Halimbawa lang, ha. Ngayon, yung gas pedal mo ay nandito. Sa kanan. Ang gagawin mo dyan, yung paa mo dito nakatapat sa brake. Nakaganto. Tapos, ang move ng paa mo dyan, sideways. Gas, tapos brake. Yan, ganto. Para mas madali mo siyang maabot. O, huwag mong tatanggalin na ganto. Malayo sobra. Mahihirapan ka sa paghanap. Baka mali ang matapakan mo. Kailangan nakaposisyon talaga dito. Yung sakong nakalapat sa flooring. Tapos, sideways lang. Yan, ganito lang. Okay. O, nakita mo itong pedal na to. Example, ito yung brake mo, ha. Ang pag-press ng brake, ganito lang. Once na nag-press ka ng konti, konti lang, okay na yan. Isang press ng konti lang. Huwag nang pangalawahan na ganito. Pag sinundan mo kasi ng pangalawa, sub-sub ka na. Okay. No, sub-sub ka na dun sa yung sasakyan natin. Mm-hmm. Sige nga, press mo nga ng konti. Okay na yan, huwag mo nang isagad pa. Papahinto na yan. Okay. Mararamdaman mo naman, hihinto na. Huwag lang bigla na katulad yan. Naku, maano na yan. Sub-sub ka yan. Malakas yan. Lalong-lalo na yung mga sasakay ngayon. Okay? Sige, ang ganda muna ang gagawin natin. Wala munang press nung gas, ha. Diyan muna tayo sa clutch. Sige, press mo nga yung clutch. Press mo yung clutch. Huwag ka muna tumapak ng brake, ha. Ngayon, i-disengage natin tong handbrake na yan. Okay. Tapos, insert mo ng gear 1. Yan. Okay. So, dito lang naman tayo. Straight lang naman tayo. Ang gagawin mo dyan, di ba, hindi naman tayo nagalaw, ano? Pag nag-umpisa ka nang hanapin yung biting point, doon mo raramdamin yan. Pag naramdaman mong gumalaw, unang galaw, ibig sabihin nag-bite na. So, steady mo yung paa mo, nakahold. No? Huwag mong ibababa ulit. Huwag mo rin itataas. Ha? Basta naka-steady lang. Okay, sige, hanap. Daan-daan lang. Hawak ka sa manibela. Yan. Pakiramdaman mo lang yung paggalaw niya ng konti. Mararamdaman mo naman yan. Sige, taas pa. Pag wala ka pang nararamdaman, taas mo lang. Ayan, gumalaw. Steady lang, ha. Huwag mong gagalawin yung clutch mo. Ayan, nagalaw na tayo. O, diba? Mabagal lang yan. O, diba? Traffic, ganito ang nangyayari. Mabagal lang. O, ganyan ang pag-control niya. Ngayon, ang gagawin mo dyan, ibaba mo ulit yung clutch. Sige, baba. Baba. Hanggang flooring, ha. Nakababa na. Yan. Tapos, dahan-dahan ka sa brake ngayon. Yung hindi susub-sub, ha? Yung konting-kunti lang.
mararamdaman mo yan, hihinto yan. O. Yan. Hanggang sa mapahinto mo siya, huwag mo nang diinan ng sunod. Yan. Ganyan ang pag... Huwag mo bibitawan. Pag nakahinto ka na, kasi gagalaw ka ulit yan. Kailangan naka-press pa rin siya. Yan. O, huwag mo bitawan yung dalawa, ha. Di ba, naka-press ka ng clutch. Naka-press ka rin ng brake. Ang gagawin mo dyan, para maging safe yung sitwasyon natin, balik sa neutral. Handbrake. Yan. Tapos taas ka mo, tanggalin yung paa mo. Okay? So, ganyan ang ginagawa, ha. Kailangan balik sa neutral, handbrake. Magkapatid dyan. Alam mo na kung anong mangyayari kapag ka tinanggal mo yung clutch na naka-inserto. Mamamatay. Mamamatay yung makina mo. Okay? Pag binitaw mo naman yung preno mo, gagalaw siya kung hindi pantay yung daan. Katulad kanina, di ba, umibo siya nung binitaw pag binitaw mo ng preno. Kasi nakababa na to. Okay, sige, ganun ulit. Sige, clutch down ulit. Okay, handbrake baba. Wala mo nang tapak ng brake, ha. Mamaya tuturuan kita kung paano. Insert mong one. Yan. Okay, hanap ulit ng biting point. Unang galaw, steady mo yung paa mo sa clutch. Yan. Steady lang, steady lang. Yan. Wala mo nang tapak ng brake, ha. Yan. Para lang malaman mo kung paano kontrolin sa mabagal na paraan yung sasakyan. Yan yan, ha. O, sige, lubog ulit ng clutch. Lubog, tapos dahan-dahan sa brake ulit. Sasanayin lang natin. Hanggang sa magpahinto mo. Pag nakahinto na totally, neutral, handbrake, walang pindot, wala. Yan, okay na yan. O, pahinga pa. Okay. Ganyan ang gagawin natin hanggang makalagpas tayo dyan. No? Tapos tatabay mo ulit doon sa gilid, makalagpas tayo dito sa track na to. Okay, sige, game. Clutch down ulit. Handbrake baba. Handbrake, para hindi mo siya malimutan. Okay, gear 1. Okay, biting point. Ramdamin mo lang yung paggalaw. Pag gumalaw, steady. Yan. Hold lang, ha. Hold lang. Kung bibitawan, hold mo lang. Yan. Okay, tayo ay mag-i-stop ulit. Clutch down ulit. Clutch down. Dahan-dahan sa brake. Yan. Mamaya mo na ito isipin. Pag totally nakahinto ka na. Ayan, naka-stop ka na. Back to neutral, handbrake. Laging dalawa yan. Laging dalawa yan. Kahit alin dyan mauna, basta't gagawin mo yung dalawa. Yan. Okay nga pa. Yan. So, ginagawa natin to para ma-memorize mo. Okay? Pag isang beses mo ginawa yan, hindi mo ma-memorize yan, ha? Okay, sige. Clutch down ulit. Handbrake baba. Handbrake. Gear 1. Okay, biting point, hanap. Steady pag gumalaw, ha? Yan, steady lang. Yan, oh. Medyo ikot mo ng konti doon. Yan. Steady lang, ha? Okay. Balik ulit ng konti dito sa kanan. Yan. Basta steady mo lang. Pagka nailipat natin doon sa gilid, saka tayo ihinto. Hayaan mo lang. Hawak ka sa manabela, mahawak. Lipat mo ulit yan sa gilid. Tuwid mo, ha? Tuwid lang. Balik. Okay, clutch down. Una. Huwag mo na hawakan yan. Doon ka ulit sa pedal. Dahan-dahan ka sa brake. Okay. Okay. Oh, next. Neutral. Handbrake. Pahinga pa. Okay. Sige, ikaw nga ulit. Ikaw na lang gumawa, ha. Sige nga. Okay. Biting point. Yan. Dito mo sa loob ng linya. Yan. Para lang makuha mo yung biting point. Straight mo. Clutch down, brake, dahan-dahan lang sa brake, hintay mo munang huminto. Yan. Okay. Neutral. Clutch mo, baba, matigas siya pag hindi nakababa yung paa mo. Handbrake. Yan. Okay, pahinga pa. Yan, nakukuha mo na medyo na ano mo sa ano mo. Yan. Ganun ang pag-ooperate niyan, ha. Okay, so actually,
paabante lang yan. May reverse pa tayo. Oo. Pag reverse, kailangan naka-steady ka dyan. Okay, mama, ituturo ko sa'yo. Yan. Okay, so dito tayo sa steering wheel ha. Kasi napansin ko medyo sa steering wheel, medyo lito ka pa, no? Okay, sige nga, i-full turn mo ngayon sa kaliwa. Manibela, sagad. Okay. Hanggang sa maubos mo siya ng pihit. Dito naman sa kanan. Full hanggang sa maubos. Yan, okay. So ganito yung pagpihit ha. I-apply mo yung hand over hand. Sa ibabaw ang kuha, ibabaw ng kamay. Pihit mo sa kaliwa. Full. Say, no. Di ba nakahawak ka ng ganyan? Yan, nakahawak ka ng ganun. Huwag mong ibibitaw yung kamay mo sa manibela. Ikuti mo lang. Oh, stop ng ganyan, stop. Huwag mong tanggalin ha. Ito, tatanggalin mo. Tanggal to. Yan. Ipihit mo ng konti. Yan. Kunin mo dito sa ibabaw. Yan, tapos tanggal to. Hatake mo doon. Hatak, yan. Hawak sa ibabaw. Yan, okay. Tuloy-tuloy ang ikot na ganyan. Okay, full. Full. Hand over hand ang tawag yan. Yan. Okay, hanggang sa masagad mo siya. Okay, dito naman sa kanan. Ganun ulit ang paghawak. Binaliktad lang natin. Yan. Oh, 'di ba? Mas madali. Okay, full. Mabilis ang ikot, mabilis. Yan. Sanayin mo 'yan. Okay, sagad na. Sa kaliwa naman. Papunta ulit sa kaliwa ang ikot. Okay. Sa ibabaw ang kuha, sa ibabaw. Yan. Okay, full, mabilis, mabilis. Yan. Okay, oh. Isa pang kanan. Yan. Yan, ganyan ang pag-iikot ng tama. Yan. Sagad na. Okay, so bitaw mo. Ito na ha. Ngayon nakasagad yan. Okay. So sa tuwing pinipihit natin yung manibela, yung front wheel natin sumusunod din. Okay. Nakasagad yan sa kanan ha. Yung front wheel natin na andun. Oo. Pag pina-under mo yan, punta ka na dun. Pag sinagad mo naman yan sa kaliwa, dun naman ang punta mo. So ngayon, since marunong kang sumagad, dapat marunong ka rin tumiretso yan. Oo. Sige nga, try mo nga. Ano, palagay mo diretso na? Opo. 100% sure ka na diretso yung front wheel natin. Kasi hindi naman nakikita, hindi naman natin kita eh. Pinapakiramdaman lang natin, no. Ngayon isagad mo kahit saan mo gusto sagad. Sige, full. Yan, okay, nakasagad yan diyan sa kaliwa. Okay. Kung dito man yan nakasagad sa kanan, pareho lang yan, basta't sagad. Ganito lang yan ha. Okay, para makasigurado tayo na 100% na diretso yung front wheel natin, nakadiretso talaga, na yung siguradong-sigurado talaga tayo, ha? Okay, ganito yan. Itong space na to, galing ng sagad, na itong space na malaki, yan. Dalawang beses siyang papantay dito. No, galing ng sagad yan. Galing ng sagad. Dalawang beses itong space na to. Para pantay po. Yes, para maidiretso natin yung front wheel. Sige, dalawang tapat dito. Oh, dalawang tapat dyan. Oh, yung space na yan. Bilangan mo. Ayan, diretso na yan. Okay, ganun lang yan. Dito ka naman sumagad sa kanan. Dito ka naman magsagad. Okay. Okay, full. Oh, bilangan mo lang din ulit. Dalawa. O yan, tuwid na yan. At ang tuwid natin ng ano natin, ng steering wheel natin, ito, laging nasa ibabaw yan, tapos kung mapapansin mo, ayan, nakatayo yung logo natin. Hindi pwedeng naka-stretch yung gulong, naka-diretso, na nakaganto. Ikutin mo ng ganto. Yan, hindi diretso yan. Panigurado, nakaliko yan, o kaya dito. Depende sa pagpihit mo. Ito, tingnan mo, ah. Ayan, oh, pareho sila ng itsura. Akala mo, diretso yung gulong. Ang gagawin mo lang mo dyan, isagad mo. Yan. Kung confused ka. Tapos ibalik mo ng dalawang beses. Yan. O, dun mo siya malalaman. Okay? Kasi pagka lumiko ka sa masisikip na kanto, likuan, sinasagad yung manibela. Tapos pag u-turn ka, kunwari dito, u-turn ka pabalik, isinasagad na yan. So, para maibalik mo siya ng dalawang beses na tuwid, ito lang. Okay? So, ganun lang yan, ha? So, ang gagawin natin ngayon, okay, so di ba kanina, ano, naka-steady yung paa mo sa clutch? Naka-biting point. Biting point ang tawag doon. Biting point. Clutch biting point.
So ginagamit lamang yun na naka-steady ka sa traffic, pagliliko, pag-aatras, pag magpaparada, basta't ano, lahat na mabagal, na ganun kabagal kanina. Ngayon, ang tanong ngayon, lagi bang naka-hold yung paa mo sa clutch? No? So, gagawin mo lamang yung pagka gusto mong kontrolin. Pero pagka yung diretso naman, katulad nito, open naman. So, hindi mo na kailangan na lagi naka-hold sa clutch. I-hold mo lang sa sir, simula nung maramdaman mo yung biting point. Ano nga yung biting point? Yung gagalaw siya, ano? Pagka tas, sinihold mo na, ano? Ayan. Pilangan mo lang ng 3 to 5 seconds, pwede mo nang bitawan yung clutch. O, yun na yun. Okay? Hindi mo na siya i-hold kasi hindi mo na naman, kunwari, ito open nga naman. So, hindi mo naman kailangan ng ganung kabagal, di ba? So, sige, ipapagawa ko sa'yo. Sige, click si down nga. Handbrake baba. Gear 1. Okay, so biting point ulit ha. I-hold mo muna pag naramdaman mo yung biting point. Sige, hanap. Yan, steady mo lang. O, ngayon, steady mo na ano? Bilang ka lang, 1, 2, 3, 4, 5. O, pwede mo nang tagtagin yung clutch mo. Tatanggalin mo yung clutch mo. Sige, tanggal. Tatagtagin mo, hindi mo ipabaon. Natanggal mo na. Tatanggalin mo yung paa mo sa clutch. Tatanggal. O, bibitawa mo. Okay. Yan. Okay. Huwag mo ibabaon. Kasi, ibinalik mo lang yun. Hihinto ka nun. Sige, ibaon mo nga yung clutch ulit. Sige, press. Tapos dandan sa brake. Okay. Brake na. Okay, huwag mo nang ibalik sa neutral. Ganito lang yan. So, hanap ulit ng biting point. Tanggalin mo muna yung paa mo sa brake. Yan. Hanap ulit ng biting point. Pag naramdaman mo lang, i-hold mo ulit. Huwag mo lang, hold. Diba naka-steady ka na? O, count ka lang. 1, 2, 3, 4, 5. O, angat na. Tuloy-tuloy. Yan. So, walang gas ha. O, ganyan ang mangyayari na sa sasakyan mo. O. Ngayon, kung mapapansin mo, yung speed mo, naabot ba ng 20? Hindi. Hindi po. So, hindi siya naabot ng 20. So, ibig sabihin, wala ka sa timing para mag-change ng gear. Di ba? Kasi hindi naman siya naabot sa 20. Apo. Pag umabot ng 20, yun, saka ka mag-change ng gear niyan. Kaya lang, aabot siya ng 20 kung dadagdagan mo yung speed mo. Pero since hindi mo naman dinadagdagan, hindi tayo mag-change ng gear. Ha? Okay, so clutch down nga ulit. Tayo mag-i-stop. Clutch down. Danda lang sa brake. Hanggang sa mapahinto mo. Tapos, neutral. Laging neutral, handbrake. Yan, okay. Tagtag pa. Yan, okay. So, ganito yan. Tuturuan kita mag-U-turn para dun nandun tayo sa kabilang daan, ha? Okay, pag mag-U-turn, inuuna yung signal. I-signal down. Tapos, full turn na ng steering wheel. Okay, sagad, ha? Sagad. Yan, okay. Naka-full turn yan, ha? So, natatandaan mo kung paano ibalik ng dalawang beses. Yung manibela para diretso. Dalawang ikot. Oo, dalawang ikot ha. Sige, isa. Dalawa. O, ganyan ang gagawin mo. Okay, sige. Sagad mo na ulit. Full turn mo na ulit. Ayan. Okay. So, ito sir. Ibabalik mo ng dalawang beses pag doon na nakaharap yung sasakyan natin. Hindi po. Oo. Hindi po. Doon tayo pupunta niya sa gilid. Pag doon mo ibinalik ng dalawang beses. Hihintayin mo lang na doon siya humarap. Oo, doon sa pabalik na. At saka mo sa ibabalik ng dalawang beses. Parang ito. Halimbawa lang ito. O, diba, nakaharap tayo doon. Ayan yung sasakay natin. Ngayon, since finulter mo na yung manibela mo, itong front wheel mo, nakapaling na yan. So, biting point ang gagawin mo dyan. No? Butatagtagin yung biting point. So, gagalaw siya ngayon ng mabagal ng dahan-dahan na ganito. Gantong posisyon, hindi mo muna ibabalik. Biting point lang po. O, biting point. Tsaka yung manibela mo, huwag mo muna ibabalik. Kasi pag binalik mo ng dalawang beses niyan, punta ka ron. Oo. So, antayin mo siyang gumanon. Pag dito na siya sa kaharap, sa opposite direction, dun sa kabila, saka mo ibalik ng isa, dalawa. Tapos, diretso ka na nun. Okay? Sige nga. Full turn, tapos apply ka ng signal. Down. Yan. Check muna ng paligid yan, side mirrors natin. Clutch down. Tapos, handbrake baba. Gear 1. Ayan, check muna ah. Padaanin mo muna yung mga sasakyan na yan. Pagka wala ng sasakyan, saka mo hanapin yung biting point. Mayroon pa ba? Wala. Padaanin mo muna ah.
Harap at likod dapat cleared para safe tayo. Wala na dyan. Meron pa ba? Padaanin mo. Biting point lang, huwag mo tatagtagin ha. Ayan. Itong harapan natin, hintayin mo lang na doon humarap. Tsaka mo ibalik ng dalawang beses yan. Okay, isa, dalawa, mabilis. Isa pa. Yan, ayan na. Ngayon, ang gagawin mo, straight ka lang dito. Dito na sa gitna. Yan. Okay, so tatagtagin mo na yung clutch mo, di ka? Tanggal ng clutch. Yan. So ito, ayan o. Tingnan mo muna yan. Yan. Hindi siya aangat eh. Pati yun, hindi rin aangat yun. Ang gawin mo ganito ah. I-pepress mo yung konting gas, konting-konti lang. Pag nag 20, ililipat mo, wag mo yuyo ko ah. Kaya dapat i-pepress mo yung paa mo dito para isisets mo na lang ng ganito. Kasi pag yumuko ka diyan, wala ka na doon. Yan, may kasalubong ka na agad diyan. Okay, press mo nga yung gas konti, tapos tignan mo yung speed mo. Pag nag 20, saka ka lilipat ng gear ha. Yan, okay. Hanggang 20 ah. Sige. Tignan mo yung speed. Okay, press yung clutch agad, cambio, yan. Tagtag ng clutch, tagtag mo yung clutch, yan. Diretso ka na ulit yan. Huwag mo muna i-press yung gas mo dahil bibilis ka niyan. Yan. Okay, so ganyan ang pag-change ng gear, no? Hindi siya lilipat, ha? Hindi yan lilipat pag hindi mo pinires yung clutch mo. Pasin mo kanina matigas. Kaya pag pinilit mo yan, sira ang cambio mo. Ngayon, dagdagan mo ng konting gas. Sige, dagdagan mo ng konting gas. Yan, sige pa. Konting-konti lang. Huwag mo, kasi yung gas, pag kapiranis mo ng sobra yan, lalo kang bibilis. Yan, sige pa. Forte, ha? Sige pa. Konti pa. Okay. O, clutch. Gear 3. Okay, tatagtagin mo yung clutch mo pagka ikaw ay nakashift na. Ayan, o clutch down, o na clutch, tapos dahan-dahan sa brake. Okay. O, ipipress mo yung clutch mo, binitawan mo, dapat nakasagad yung clutch. Okay, o start makina. Pindot. O neutral, back to neutral. Okay, gear 1. Pasok ng gear 1. Okay, ngayon, biting point lang ha. Huwag mo tatagtagin yung biting point mo. Kasi gigilid lang tayo dyan. Sige, biting point lang. Hanap ha. Oh, steady. Ayan. Gigilid mo ng konti. Huwag mo tagdalin ha. Tapos pihit sa kaliwa. Pihit pa. Ayan. Okay, clutch down ulit. Daan-daan sa brake. Okay, so nakapress ka ngayon ng clutch sa kabrake na. Back to neutral. Handbrake. Ganun ang mangyayari kapag nag-press ka nung clutch na hindi sagad. Mamamatay yung makina. Kailangan sagad yung clutch. Okay, parang ganito, sinagad mo saka ka nag-stop. Sige, full turn ulit, sagad ulit ng manibela. Okay, clutch down. Baba handbrake. Okay. Gear 1. Check muna ng paligid. Tapos biting point lang ulit ha.